anak kayo? Guys, ang lakas-lakas pa rin ng ulan dito sa amin. Yung aking anak na lalaki ay kaalis lang at kasi nga ay doon na daw siya mag-overnight sa kanyang office dahil may malawakan daw checkpoint sa dito sa Cavite mamayang madaling araw. So ayaw niyang maipit sa checkpoint kaya doon na lang daw siya sa quarters magpapahinga. So yun, nagdala na siya ng mga gamit niya. Tapos so kami-kami lang ditong mag-ina. Ayan, yung aking dalawang baby ay nakain sila. Ayan, ayan ang aking mga anak, guys. Mahal na mahal ko yung mga yan, guys. Sinusumbatan nila ako kanina, guys, habang kumakain. Kasi nung araw, guys, nagtatrabaho kasi ako, guys. Minsan, 3 days, hindi ako nakaka-uwi. So, sinusumbatan nila ako. Ayan, nasasad tuloy ako. Sabi ko naman sa kanila ay nag-makeup naman ako for how many years? 20 years. So, I hope ay tanggalin na nila sa puso nila yung mga gano'n na yun nga yung malulungkot na bagay na yun. Kasi kung hindi naman ginawa ni mami yun ay hindi sila sabay-sabay makakapag-aral sa private school. So, ayan guys, ang aking mga anak na napakababait naman ng mga anak ko na yan. Pag tinitingnan ko nga sila, guys, para akong dumami. Na-flat ang dumami. Ayan ang aking dalawang anak. Yan ang magkasunod. Yung naka-violet na yan. Yan ang aking bunsong babae. Tapos ito yung accountant ko, as you can see, guys. Ganun, daya. Nakasalamin siya, di ba, guys? Kasi talagang matyaga siya, guys, eh. Kaya maagang nasira matan niya. At proud naman ako kasi talagang napakagaling na accountant naman ng aking anak. So far ay siya ay senior accountant na. Alam mo, anak, ganun talaga ang mga magulang, anak. Kahit nga yung unang drawing lang ng anak nila nakapangit-pangit para sa kanila, ay napakaganda nun. Ay, ganun talaga. Laging the best ang mga anak. Ayan, nagluto ako, guys, eh. Ang niluto ko ngayon sa kanila ay sinigang na ulo ng bangos, tsaka nagprito ako ng pambansang isda nating mga duka. Pero kasi itong aking mga anak, may pagka mga ano to sila, eh. May pagka, hindi ko alam kung bakit, ha, parang itong accountant ko, hindi ata tinikman. Ayan. itong manager ko nagpabili ng McDonald's. So, ayan. Kaya, ayan po, guys. Ayan ang aking mga anak. Kaway naman kayo, mga anak. Ayan, guys. Susensya na kayo kasi sila may mga reputasyong iniingatan, eh. Pero, binablockmail ko lang itong isang to, eh. Ayan, sabi ko, hindi ako magbablog pag di ka nagpakita. Kasi, guys, siya yung matyaga talaga sa mga vlog good, guys, eh. Yan, yan, ayaan nyo minsan, guys, yung mga, kasi alam nyo ba, guys, itong aking bunso ay artist to, guys, eh. Siya ay nagpipaint talaga siya, guys. Tapos, pag nagpipaint siya, guys, proud akong isabihin sa inyo na tuwing nagpe-paint siya ay ano lang, wala pang 1 hour, tapos na, guys. Siguro mga 30 minutes, tapos na. So, dahil eto na nga rin tayo, pakikita ko na sa inyo, guys, yung mga painting niya. Eto, guys, mapakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo, ha? Guys, ano lang to, guys, ha? Mga instant painting niya yan. Mga 30 minutes na lang ginagawain, guys. Ayan, guys, yung nasa taas na yan, painting niya yan, guys. Oh, see? Eto pa, guys, papakita ko pa sa inyo. Eto, guys. Nakaharap pa sa akin yon? Yung totoo, nakaharap sa akin yon? Tapos, guys, eto, oh. Eto yung, guys, eto yung painting ng anak ko. Ayan, guys, oh. Naka-record. Oo, naka-record siya. Ayan, guys, si Golpin. Ayan, oh. 30 minutes niya lang ginagawa yan. Tapos ito si Beauty and the Beast. Ayan, guys. Kaya talented talaga yung aking anak. Ayan, oh. Oh. Tapos ito pa, guys, oh. Ang daming yan, guys. Oh, ayan.
Yan yung mga painting niya. Ang nakaka-proud dyan, guys, kasi mabilis niya lang yung ginagawa, guys. Mga 30 minutes, ganon. Ganyan lang siyang, ayan, ayan, guys, ayan, mga painting niya yan. Dito ko nilagay sa hallway namin, guys, kasi nga ay, meron pa siyang mga ginawa na pinangregalo niya din. So, ayan, painting niya yan lahat, guys. Ayan, ha. Mabilisan niya lang yung ginagawa. Kaya hindi ako sure kung meron talaga siyang talent, eh. Oh, ayan, guys, ha. Ayan, yung dog niya daw yan. So, heto si Mermaid. Ayan. Ang gumawa niyan, guys, ay ang aking bunso. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, dito sa bahay namin, kasi nga, ang mami nyo ay sentimental, eh. Kaya dito talaga kung mapapansin nyo, halos lahat ng mga achievement ng anak ko ang naka-display kasi proud nga ako. Dito naman sa area to, guys. Yan. Lahat naman ng trophy niyan ay binigay sa akin ng aking bunsong anak. Yang mga sas niya kasi siya ay laging lumalaban sa pageant noon. So ayan, guys, yan ang kanyang mga trophy, mga award. Tapos, eto naman sa taas, guys, ay ang mga medalya ng aking mga anak nung sila ay nag-aaral pa. Kasi talagang nakaka-proud naman talagang sabihin na maging napaka-sarap namang maging ina nila dahil sila talagay napaka-babait at talagang nag-aaral talaga sila, guys, ng dire-dire. Tapos, guys, eto, oh, nandito pa yung mga picture ng anak ko nung sila ay prep. Ayan, no? Matutuwa ka nga, guys, eh, kasi yung fiancé ng anak ko, hindi ko akalain, nung accountant ko, a classmate niya pala nung prep yun, ayan, no? May mga pictures sila. So, ayan, guys. Tapos, ito yung tatlong babae ko, guys. Ayan. Ayan. Yung nasa gitna ang aking panganay. Siya ay nagtapos ng nursing sa FEU sa Morayta. Tapos, itong aking dalawa ay nagtapos sa San Sebastian College. Isang HRM. Ito yung bunso kong babae, siya ay HRM. At ito namang aking isa ay is accountant. Hanggang dyan lang muna, guys, ha? Sinumpong na naman ang mami nyo, guys. Kaya nag-share-share na naman tayo ng aking mga memories sa aking mga anak. Kasi talagang ang mga memories ko talaga ay puro sa aking mga anak. Talagang ganyan sila kahalaga sa akin at sa kanila talaga umiikot ang aking mundo. Talagang sila talaga yung nagpapaligaya sa akin. So, swerte naman ako dahil ang mga anak ko ay kahit na ang mami nila ay maingay. Siyempre, ang mga mami ganyan talaga, diba? Maingay tayo. Pero as much as possible, guys, talagang pinararamdam ko sa kanila ang pagmamahal ko. Kaya lang mga anak ko talaga, kahit na maingay ako, ay tahimik lang talaga sila. Talagang tahimik lang sila. Ang ibig ko sabihin ay talagang kahit anong sabihin ko sa kanila, hindi sila kumikibo. Ganon sila, guys. Kahit masama ang loob nila, iiyak na lang sila. Ganon. Ganon yung mga anak ko. Siyempre, hindi ko naman mai-confer yung aking anak na lalaki dahil lalaki yun, eh. Yun naman ay more on, mas close naman yon sa kanyang daddy. Kasi ang daddy niya ay napakamahinahon sa kanya. So, syempre ako nung una, guys, ay nanibago din ako dahil sa tatlong babae nga, sunod-sunod. Tapos, isa lang yung lalaki ko. So, nanibago ako nung siya ay nagbibinata na. Syempre, mas more on na ang nag-handle na sa kanya ay ang kanyang daddy. Kasi mas nagkakaintindihan silang mag-ama. So, yun, guys. Pasensya na kayo, guys, ha. Unti-unti ko nang ipinakikilala sa inyo ang aking pamilya dahil ito naman talaga ang aking content at marami pa sa paglipas ng panahon, sa patuloy na paglalim ng ating pagsasama, ay unti-unti nyo pang makikilala si Mami Dindin. So, guys, mag-ingat tayong lagi. God bless, stay safe, at salamat uli. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa support ang binibigay nyo kay Mami Dindin. At doon naman po sa mga bago lang sa channel ko,
Sana po mag-subscribe din kayo at palagi niyo pong pipindutin yung ating bell para po palagi kayong nanonotify. So, yun po at salamat po. Have a nice day!